What do you mean mutual po? Tinanggal ka po ba o nag-resign ka? Bakit po kayo nahihirapan? Nahihirapan po ba kayo dahil nahihirapan kayo ipagtanggol siya o meron po bang inuutos sa inyo na... Wala naman po, Your Honor. I would like to be clear about that also. Bakit kinailangan nila yung ganito kalaki na gastusin, na traveling expense po? Kailangan natin pagtuunan ng pansin. Napakalaki po nung tinaas, nung expenses pagdating po sa supply and materials. The professional services, Mr. Chair. Lumaktaw po more than 3 times to 194 million. Doon po sa susunod natin na category. Bigla po tumaas to 42.7 million. Last category po, which I would like to focus on, would be the rent and lease expenses, Mr. Chair. Hindi natin po kasi makikompare sa 2022 kasi po magkakaiba po yung programs in the 2023 wherein dumami na po yung programs ni OBP. So doon namin ini-evaluate kung tama po ba yung rate na nakuha nila based on that cost analysis po, cost-benefit analysis. Mr. Chair, what do you mean po by you're basing off whether the market rate is correct based on the cost-benefit analysis? Kasi hindi po ba ang assessment dapat niyan ay titignan nyo yung comparable properties in the area? Kasi Mr. Chair, ang gusto talaga natin gawin dito sa committee na ito, both for confidential funds and regular funds, ay gusto po natin siguraduhin na bawat piso po na ating ipinagkakatiwala sa Office of the Vice President, pinagkakatiwala po ng sambayan ng Pilipino, ay nagagastos po sa tamang paraan. Magandang gabi mga kabalitaan! Panoorin ang latest headline para di kayo nahuli sa balita. Narito ang latest Congress hearing ng extrajudicial killing and war on drugs. Marami nalabas, I think, sa social media, speak po, nag-resign ako, or tinanggal ako. It's either, you know, neither of them. Ang nangyari talaga is, a few weeks back, I approach the Vice President, we had to sit down at usap kami with the current situation, and katulad din ang napanggit na kanina, I felt, to be honest, na being a resource person dito sa mga inquiries, it was very difficult for me. It rendered me unable to, in fact, fulfill my duties as her spokesperson, kasi syempre, kasama tayo as spokesperson, nahirapan tayo mag-pay interviews. At I am not doing justice sa trabaho na ginagawa niya sa akin. That's why, nung nakapag-usap kami, naintindihan naman niya, and I think the opinion was mutual, kaya we agreed na i-pre-terminate na aking consultancy contract with the OBP. Chanchari A. Fajarda was formerly an ASEC of the Department of Education. In the previous hearing, the position papers she submitted to the committee was did not use the header of the Office of the Vice President. However, from the start of our hearings, Your Honor, Mr. Edward D. Fajarda, formerly the SDO of the Department of Education, submitted his position papers under the header of the Office of the Vice President. It was only today, in view of this position paper submitted today, that the Secretariat was made aware that Attorney Sunshine Chari A. Fajarda is now with the Office of the Vice President, considering that she signed her name here under the header of the OVP. Attorney Poa, if are you still connected with the... Well, I understand that you are no longer connected with DepEd, but how about in the Office of the Vice President? Are you still connected? Good morning. Good morning, Mr. Chair. Yes. I would like to inform the Honorable Committee that I am no longer connected po with the Office of the Vice President. Hindi na po ako, yung consultancy contract ko po was already pre-terminated, Your Honor. Not even as a spokesman? Wala na rin po ako as spokesperson. Okay, but... Are you aware of the status of the people who are subject of the subpoena? Opo. Are they still connected? Honestly, Your Honor, when I was still there, yes, they were connected with the OVP. Although, as of today,
hindi ko na po talaga masabi factually if they are still connected or not. I would assume because of the position paper with the letterhead that they're still connected, but I cannot confirm that because nagpaalam po ako nagpaalam po ako na umalis prior pa po to the previous hearing that we had. About Julieta Villa del Rey. As far as I know, Your Honor. Edward Fajarda? Yes, as far as I know. And Sunshine Chari Fajarda? As far as I know as well, Your Honor. Mr. Chair, I would assume that if all of these are connected with the Vice President, it is the Vice President herself that asked them not to attend this hearing. Now, to be safe, for this committee to be safe, may I respectfully move na lang, Mr. Chairman, to once again issue subpoena ad testificandum to all those mentioned name. No? To all those mentioned name and what's issued previously a subpoena ad testificandum to be present in the next hearing, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Attorney Poa, ang ginamit yung pong term kanina is you were pre-terminated, tama po ba? Yes, Mr. Chair. Gusto lang po namin malaman kung kayo po ba yung nag-resign or tinanggal sa OVP? Nag-ano po kami? Nagkaroon kami ng pag-uusap prior to the previous hearing. It was really a mutual decision, Your Honor. What do you mean mutual po? Tinanggal ka po ba o nag-resign ka? Nag-decide po kaming mutually kasi nag-express po ako na hindi ko kayang i-fulfill yung obligations ng contract as a spokesperson. Because to be honest with you, since I'm also a resource person here, I found it very difficult for me, no, to go on media and be interviewed on the same matter kasi nawawala yung objectivity because I'm also part of the hearing as a resource person. So sinabi ko po yun na I don't think I am capable, no, of really fulfilling the contract. Naintindihan naman po ako, so we mutually decided na i-pre-terminate na po. Kasi ang contract ko po ay dapat hanggang December of this year. So, pin-re-terminate na lang po namin yung kontrata po. Kanino po kayo nagpaalam? So, sa totoo lang po, nahirapan din po talaga ako and I expressed that difficulty to the principal. At I'd like to think that she really understood naman po at that's why nag-agree kami to pre-terminate. So, I sent in my notice to pre-terminate the contract and wala naman pong naging problema. Bakit po kayo nahihirapan? Nahihirapan po ba kayo dahil nahihirapan kayo ipagtanggol siya o meron po bang inuuto sa inyo na... Hindi naman po. Mr. Chair, sorry. Hindi naman po. It's really... try ko pong i-explain. No? For example, meron pong interview regarding the proceedings here. Ako po kasi, personal view ko, kunwari, nagkomentong isang kagalang-galang na kongresista tungkol sa proceedings dito or pagtanungin ako tungkol sa mga issues na pinag-uusapan natin dito, I don't think, out of due respect to the members of this committee, I don't think it would be proper for me to answer through the media. Tapos magkakaharap tayo dito. Tapos either ulitin ko lang ulit yung sinabi ko. I would rather answer the questions here as a resource person. And I don't know if it's something that the committee would appreciate where I'm coming from. But sa totoo lang po, nahirapan ako magpa-interview. Kaya po kung mapapansin nyo, hindi ako nagpa-interview since nagsimula po yung itong committee na to. Hindi po ako lumabas sa kahit anong interview. No? That was my difficulty. Personally. One more question, Mr. Chair. May mga inutos po ba sa inyo na nahihirapan kayo sundin kaya kayo nag-resign? Wala naman po, Your Honor. I would like to be clear about that also. Wala naman pong inutos sa akin. In fact, kahit po sa interviews naman, I was given free rein to whether accept or not an interview. But lately talaga pong personally... I don't know. It's me. I think it would be inappropriate to answer things through the media rather than through a committee. And then maybe after the investigation, pag may magtanong, then we can all discuss what happened during, no, the committee hearing. Pero kung alam nyo naman po, minsan ang media, minsan tatanungin tayo ano ang nangyari. Kung kunyari, hindi pa naman napag-uusapan sa committee, ayaw ko sanang pangunahan din po ang ating kagalang-galang na committee.
Thank you, Mr. Chair. Thank you. I prepared some slides to illustrate the figures in terms of the pattern of expenditure of the Office of the Vice President. Kuya, nagawa niyo na po ba yung annual audit report ng OVP for the year 2023? Our Chair, in relation to the General Appropriations Act that was released for 2024, will be uploaded by December 1. Kumpara po sa amount na nagastos ng Office of the Vice President ng taong 2021 at 2022, makikita po natin na mas malaki po o di hamak na mas malaki yung expenditure po ng Office of the Vice President. Napakalaki nung pagtaas noong expenditure ng Office of the Vice President para po sa iba't ibang mga kategorya. The jump across the different years seems to be very, very substantial. Bigla pong tumaas yung traveling expenses na OVP sa halos 60 million pesos bawat taon. At consistent po yun, taong 2024, 62.5 million. At doon po sa proposal para sa 2025, ito ba ay necessity? Necessary po ba ito to the fulfillment of the duties or the mandate of the Office of the Vice President? Tinitignan po ba natin kung reasonable yung gastusin sa bawat travel? Ano pong klaseng audit yung ginagawa po ng COA patungkol po sa traveling expenses, Mr. Chair? May mga requirements required to be submitted to substantiate the or to validate yung mga travel expenses na na-incur ng agency. Bakit kinailangan nila yung ganito kalaki na gastusin na traveling expense po? Hello mga ka-beauties. Punta na ako ng taping ng Viewpoint Headlines today. Kaso sobrang init, sira na naman kasi ang aircon sa studio. Mabuti na lang, lagi kong kasama ang BFF ko. Sweet Night Fragrance. Ang ibang mayaman siya pero napaka-affordable ng fries. 99 pesos lang. And tapos pumibinta siya ng 1.4 million sa TikTok shop. And also recommended, especially lahat mga influencers. Ano pang iniintay niyo mga beauties? And magiging komportable ang araw niyo maghapon pagkakasama niyo itong Sweet Night Fragrance. And in-spray ko lang ito ng twice, mga ka-beauties. Ano pang inihintay nyo? Click the order link below. Kasi po nung mga, sa mga previous years po, di ba po halos, kung titignan natin, almost 20% lamang or 1/5 lamang nung kasalukuyang gastusin. Papaano po ito nag-a-align doon po sa mga objectives at mandate ng Office of the Vice President? Mr. Chair, may I... Yes, Mr. Tumawis, you are recognized. Based on our report po, dun sa travel expenses, since ang OBP for the 2023, nag-pull blast sila kasi nagkaroon po ng expansion, which is yung satellite offices and also yung disaster operations nila. Wherein the other previous administration po kasi wala pong satellite offices. That's why lahat po ng travel expenses in relation to the operations in the satellite offices, doon kaya po dumami yung lumaki yung amount of expenses pertaining to the travel expenses. Yung supplies and material expenses, Mr. Chair? Ito po siguro, Mr. Chair, yung medyo kailangan natin pagtuunan ng pansin. Napakalaki po nung tinaas, noong expenses, pagdating po sa supplies and materials. Noong taong 2021 po, yun ay nasa 92 million. Para sa taong 2022, 53.5 million. Pero po, sa taong 2023, times 5 po yung itinaas noong supplies and materials expenses. At patuloy po yung pagtaas, tumaas po siya ng 70 million sa pagitan ng 2023 at 2024 at tumaas palalo by 60 million mula po 2024 at 2025. Mayroon po dun program po si Office of the Vice President about the pagbabago campaign, A Million Learners and Trees program po. So wherein yung mga
distributions nila po doon or mga supplies na nagagamit dito po na i-record. So kung hindi natin po kasi makikompare sa 2022 kasi po magkakaiba po yung programs in the 2023 wherein dumami na po yung programs ni OBP. That will be used for the implementation of the program. So if there will be, like earlier said by Mr. Fahad, there were welfare goods that were procured and other bags for the program? Pagbabago Kaday program. So these are recorded in the MOE for the procured items that were related to the implementation of the different programs implemented during the year. Mr. Chair, dahil po napakalaki po noong halaga na ating pinag-uusapan dito sa supplies and materials expenses, mayroon na po bang liquidation na naganap para sa mga ito? Na-audit na po ba yung liquidation, lalo na po doon sa mga disaster operations, doon po sa mga bags, school supplies? Natapos na po ba yung liquidation and audit? Mr. Chair, for the audit of 2023, natapos na po namin yung audit. So based on an audit, meron na po kaming audit report and mga findings which are included na po sa annual audit report ng 2023. Opo. Kung pwede po sana nating makita yon, Mr. Chair, kapag pwede na pong maipakita sa atin ng COA, dahil po gusto nating siguraduhin na na gastos po ng tama itong mga yung halaga dito po sa welfare goods at doon po sa pagbabago program. The audit report, we have already submitted to the oversight body of the Congress, which is to the Speaker of the House, which we are of course mandated to in September, no? Or July, I think, or August, we already submitted. But of course, if the committee would request a copy, we would readily provide you with, even if before the December 1. Di ba po, nakita ko na po kasi yung previous AOMs nyo eh. Makikita, maho-compute mo more or less eh. How much is the amount in question under the AOM? Kasi po yung previous chart po, di ba, na ginawa ko po at linatag ko po sa komite. Kaya ko po nagawa yung mga numbers na yon. Kasi pag tinignan nyo po yung AOM, sa dulo ng AOM, may total amount po yun eh. Mr. Chair, we usually audit the accounts. Kung, for example po, yung welfare goods. So yung naka-record po sa balance niya is 176 million. But then it doesn't mean po na lahat po yun is yun yung may irregularities or may something. So kung titingnan po natin, we only base our result on the internal control as a whole for the distribution of welfare goods. Sige po, Mr. Chair. Once the AOM is available, Mr. Chair, I would like to seek your permission for me to peruse it. Kasi po, medyo malaki yung amount na binabanggit po ng COA ngayon, 176 million yung welfare goods. And doon po nakita yung deficiencies doon po sa audit findings ng COA pagdating po sa mga supplies. So, Mr. Chair, I think this is a flag that the committee should take a look at. And pag nakita ko po yung AOM, Mr. Chair, I will peruse it and for our committee po. Mr. Chair, I would like to move to the next category, which is the professional services, Mr. Chair. Bigla pong tumaas, lumaktaw po more than 3 times to 194 million. Ang actual expenditure for the professional services is only 62.6 million. So ibig sabihin po 32% lang yung utilization nila for professional services? Ano po yun? Quick math lang po, 32 divided by 194. Yes po. Chine-check nyo po ba yun? May ganun po bang assessment na ginagawa yung COA?
For the audit po usually, we are bound by the ano yan, yung mga rules and procedures po. Tinitingnan po namin to the extent po na nako-comply ng agency po yon. If ever po may mga deficiencies or not compliance dun sa rules and regulation, we also we communicate the information to the management and take their management comments. Then after that po, nagkakaroon na po ng evaluation. Then that's the time po nagkakaroon na po ng kung masasatisfy kami or kung if ever lang na hindi na comply. If ever hindi pa rin kami satisfy with their management comments, then meron na po tayong mga other actions po. Siguro yun lang, Mr. Chair. Kailangan lang po nating tignan. And I think this is a sort of assessment that COA is not able to do at present. We need to check the necessity of these contracts. Is it actually necessary for the OVP to undertake these contracts? Gusto ko po mag-move dun po sa susunod natin na category. Bigla po tumaas to 42.7 million para po sa taong 2024. At ganun din po yung pinopropose na OVP para sa taong 2025. For the actual expenditure po ng General Services for the 2023 is around 25 million po. Last category po, which I would like to focus on, would be the rent and lease expenses, Mr. Chair. Dito po, Mr. Chair, makikita po natin yung detalye kung magkano po yung binabayaran ng OVP na renta para po sa kanilang mga satellite offices. So, ang tanong ko po sa COA, meron po ba kayong ginagawang assessment kung dumaan po sa tamang canvassing, bidding, procurement procedures, ito pong mga satellite offices bago po mag-enter into the contracts? Mr. Chair, based on the audit po, itong mga pag-procure po ng rent expenses ng OVP, dumaan po siya sa Procurement Act 9184. So, Mr. Chair, does that mean na nagkaroon ng canvassing, nagkaroon ng bidding? Yes, Mr. Chair. May ginagawa po bang assessment yung COA kung at par po sa market rental rates yung binabayaran ng OVP? Mr. Chair, one of the supporting documents po dun sa payment of rental po is yung cost-benefit analysis po na ng agency. So dun namin ini-evaluate kung tama po ba yung rate na nakuha nila based on that cost analysis po, cost-benefit analysis. Mr. Chair, what do you mean po by you're basing off whether the market rate is correct based on the cost-benefit analysis? Kasi hindi po ba ang assessment dapat niyan ay titignan nyo yung comparable properties in the area? Hindi po siya cost-benefit analysis, Mr. Chair. They are also comparable po, nagko-compare po sa ibang lessors. Can you categorically confirm, Mr. Chair, that you've done that for every single one of these satellite offices? Lahat ba? Unfortunately po, ang audit po kasi namin is on a sampling basis po. So it is not 100% po for the whole satellite offices. So which, Mr. Chair, of these satellite offices did you do that assessment on? Pwede, kasi hindi kami ma-recall po kung ano yung satellite offices particular na nakita namin. We can submit na lang po kung ano yung satellite offices na na-evaluate na po namin as to that reasonableness of amount. Kasi Mr. Chair, just looking at it and doing like a quick research po. I didn't do like an on-the-ground research. Several of these po kasi seem to stand out na medyo mataas po yung rental rate para po dun sa size ng property, dun po sa lokasyon. Kasi Mr. Chair, ang gusto talaga natin gawin dito sa committee na ito, both for confidential funds and regular funds, ay gusto po natin siguraduhin na bawat piso po na ating ipinagkakatiwala sa Office of the Vice President, pinagkakatiwala po ng Sambayan ng Pilipino, ay nagagastos po sa tamang paraan.